The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay. Mm-hmm. Good morning, Pastor. Oo, si Happy Attorney, nagparamdam din kaagad para kay Christina. Oh, magkano si Happy Attorney? Nang 1,000 pesos. Oh, aba, 1,000. Magkano na yon? Mm-hmm. 6,500. Mm-hmm. Eh, gusto nating pasayahin pa si Christina. Si Ate Christina. At saka yung anyang anak na napakabibo. Oh, mm-hmm. Eto, mm-hmm. Nagpadala. Mm-hmm. 5,000 piso. Wow. 5,000 pesos from Happy Bell. Limang libong piso. Lahat ng sige. Yan ay para kay Ate Christina. A total of 11,500 pesos. Sige, mamaya, Christina, muli ka namin tatawagan bago matapos ang programa. Okay, Christina? Sige, so, Brad Jeff, eto na. Marami nag-aabang sa atin sa oras na 8:04 in the morning. Again, Brad Jeff, salamat sa iyong pagpapagal sa segment na ito. Go ahead. Salamat din, Ted, sa opportunity. At siya, of course, thank you. Ang daming mga nabe-bless sa mga tao na nagtutulong-tulong para maibsan kahit papano yung temporary na pangailangan natin, mga kababayan. Ryan at Shara San Luis, Zamboanga City, thank you so much for tuning in. Mga tropa natin dyan sa Victory, Zamboanga. Kapo na-meet ko rin si Dr. Cynthia Love at Love Del Mundo. Nakikinig po sila sa atin ngayon sa Del Mundo Eye Clinic. Thank you so much. At we're talking about eternal value, Brad, Ted, at Chano. Mga kwento sa Biblia na nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating pahalagahan. So, isang kwento po ito, nung paalis one time si Jesus, may isang lalaki na patakbong lumapit sa kanya, lumuhod at nagtanong. Sabi niya, mabuting guro, good teacher, ano ba dapat kong gawin para magkaroon ng eternal life? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matalino tong bata na to, siya'y tinatawag na rich young ruler. Napakaganda ng kanyang katanungan kasi na-feel niya siguro despite being wealthy, in position, ang ganda ng posisyon niya sa buhay, mayaman, madaming possession, may kulang pa rin, may emptiness siyang nararamdaman at tama naman yung tinakbuhan niya si Jesus kasi nga siya yung source ng eternal life. So, sinagot ni Jesus, alam mo naman, nasusulat yan, huwag kang papatay, huwag kang mangalon niya, huwag kang magnakaw, huwag kang maging saksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, at i-honor mo yung mga magulang mo. Sumagot yung lalaki, guro, lahat yan, mula pagkabata, sinusunod ko. Wow! Pag tinignan mo ito, Ted, at siya, on face value, perfect halos tong rich young ruler na to, yung mga kadalagahan, ito yung mga talagang gustong mga pangasawa dahil kumpleto patatas. Pero tinignan siya ni Jesus na may pagmamahal, ito yung verse natin ngayon, Marcos 10:21, tinignan siya ni Jesus na may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Ang ganda po ng verse na to, very short lang. Tinignan daw siya ni Jesus with love, nang may pagmamahal. Kasi may nakita si Jesus na may kulang talaga sa kanya. Nagawa niya lahat ng kabutihan sa kapwa, yung inisa-isa ni Jesus. Pero si Jesus may nakitang kulang sa kanya, yung pagmamahal niya sa Diyos. Benta mo lahat yan kasi masyado kang in love sa iyong ari-arian, kapangyarihan, mga possession dito sa lupa. Ibenta mo yan, bigay mo sa mahirap, and then sundan mo ko. Magtiwala ka for the rest of your life. Nalungkot po yung lalaki. Ito yung isa sa mga pinakamalungkot na Bible verse na makikita natin sa Biblia. Nalungkot ang lalaki na marinig to, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Brad, Ted, and Chab, before I end in prayer, I just want to emphasize this. Kaya po ito malungkot. Because when someone turned their back on Jesus, abot kamay na niya eternal life, tinalikuran pa niya. Hindi po inutos ni Jesus to sa lahat ng tao. Hindi niya inutos sa atin lahat to. Nakita lamang ni Jesus ang laman ng puso ng kabataan, puro temporal at pera lamang. Kayamanan na naging hadlang sa kanya upang lubusang mahalin ng Diyos. Maari ikaw na nakikinig ngayon, hindi mo issue yan. Ah, hindi ko issue yan. Pero ano ba hinihingi sa'yo ng Diyos ngayon? Baka pride naman. Isuko mo yung pride mo, sundan mo ako. Baka yung unforgiveness mo sa nanay mo, sa tatay mo, na ang tagal na yan, pare. Kasi sabi ni Lord, anak, patawarin mo na yung mga tao na yan at sundin mo ako. Maari iba, inggit, galit. Ay, hindi ko po alam. Ano ba yung hobby na hindi ka na makapagsimba kapag Linggo? Dahil nakasabagabal to sa paglingkod mo sa Diyos. Kaya again, wag ho natin itong i-take literally na ari-arian. Bebenta ko ba lahat ng ari-arian ko? Sundin ko. Hindi. Ano po yung naghahadlang sa puso nyo
upang lubusang mahalin si Kristo. Iba-iba po tayo ng issue. Maring sa iyo ngayon, nangungusap ang Diyos, anak, i-give up mo yan dahil akong bahala sa iyo. You're gonna have eternal life. Relasyon sa Diyos ang susi at hindi ang mga bagay na gagawin natin. Ano, maraming salamat. Despite sa morally, financially, physically, wealthy itong bata na to, and yet may kulang siya. Spiritually bankrupt siya. Wala siyang relasyon sa iyo. Kaya madali niyang tinalikuran ikaw imbis na talikuran yung kayamanan. So Lord, wag po mangyari sa amin yan. Lord, ikaw lamang aming embrace at i-give up everything just for you. Because once we have you, we have everything. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na tinatalikuran ka namin. Lord, sa kabila ng iyong pagmamahal, sa kabila ng iyong kabutihan, Lord, minsan tinatabla ka pa namin. Whenever we choose, Lord God, mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo, yun ay isang pamaraan para tungkuran ka namin. Kaya Lord, huwag kaming maging self-righteous na parang feeling namin hindi kami katulad ng kabataan na to. But Lord, oftentimes ginagawa rin namin to sa iyo. Patawarin niyo po kami. Simula ngayon, Lord, i-expose niyo sa puso namin ang mga dapat tanggalin upang ikaw lamang ang matira sa trono ng aming puso. Amen. Panginoon, we pray for Brad Jeff Aliscupides. Lord, lagi niyo po siyang babantayan, alagaan at gabayan sa kanyang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Brad Jeff, again, another glorious Tuesday morning dahil nga ang ating mga mensahe ay nakakarating sa kaibuturan ng puso at damdamin ng ating mga kapatid. Kaya ang iba ho talaga ay nagkukusa na mag-share. Kasi nga, I mean, in all fairness, may talab naman talaga. Di ho ba? Oo. Aanhin nga ang pagkakamahal ng sobra-sobra. Sabi nga ni Brad Jeff, kahapon, yan ang ating napag-aralan din. Okay? So, ngayon, Bradja at Cha? Yes, oh, Bradja. May mga Kikay? Bradja. Bradja. Baby girl Kikay. Call me baby girl Kikay. Okay? Anong paramdam? DJ Kikay nga. Ito na, may paramdam. Kanina, 11,500 pesos. Natignan nga natin yung ating listahan. Mm-hmm. Tama? 11,500 pesos na. Uh-huh. Pero ngayon, mm-hmm, may nagbigay ulit si Happy Sharer. Kanina nagbigay na ng 500. Dinagdagan niya pa ng 1,000 piso. No. So 1,000 pesos from Happy Sharer. Mm-hmm. Si Happy R, another 1,000 pesos. Bako. A total of 13,500 pesos. Oh my goodness. Hallelujah. Wow. Amen. Brad Jeff, salamat ha. Salamat ng marami. Thank you again. Thank you. Okay, Brad. Hindi napapagod ang ating mga happy sharer. Ronald Sarcos, thank you for listening. Ayan, magbibigay din yan dyan. Abangan mo. Thank you so much. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Aliscupides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.